kanyang saloobin patungkol dito. Congressional initiative for sale. Matapos nga itong pumutok at mismo ang taga-kamara ang nagpahayag na meron niyang gumagalaw dito, meron nag... Ayan na, hindi daw po ito People's Initiative, kundi Congress Initiative. Congress Initiative. At itong nakakatawa, yung mga kakampi, neto nila tambal, yung mga komunistang mga kakampi nila tambal, yun pa yung nag-expose sa kanila. Ay ko nga sa inyo, pucha, matindi ang gobyerno ngayon eh. Pucha, sila-sila ang nagtatraiduran pero magkakaibigan pa rin sila. Talagang talagang pulahan na pulahan yung mga galawan. Push ng People's Initiative na baguhin yung konstitusyon, lalo na yung provision na dapat ay linawin na jointly ang botohan para sa pagbabago ng konstitusyon. Marami ng mga senador ang nagbigay ng kanilang pahayag ukol dito at pagtutol at pag-question. Gusto na nga imbestigahan para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel ito. At ang pinakabago na nagbigay ng kanyang opinion ay itong si Davao City 1st District Congressman, Representative Pulong, Paulo Pulong Duterte. No, anak po ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basahin lang natin, attorney, para at least mabigyan ng konteksto yung ating mga kababayan. Kasi kung mababasa mo lahat, talagang nandun yung ano eh, diin. At parang ito lang, basahin lang natin. Ayan o, kung makikita mo, I am against the people's initiative as this is not the people's voice. Sabi nga, don't sell your soul for 100 pesos. Ipapakita ko sa inyo mga bossing, ipapakita ko sa inyo yung video na... na nakakalap ko mamaya na to, ha. Tingnan ninyo, ha. Kasi nga, alam nyo naman na yung issue, no? Na binubudol nila yung mga tao, sasabihin nila, ayuda, pumirma kayo dyan para makakuha kayo ng ayuda. Yung mga tatanga-tangang mga Pilipino naman, naloko na sila ng ilang mga eleksyon, naloko na sila ng ilang mga listahan na mga ganyan, pero hindi pa rin natututo, hindi binabasa yung kanilang mga pinapipirmahan. So dahil dyan, meron akong nakakalap na video na pinost ko na baka hindi nyo pa nakikita, pero ipakikita ko na rin dito. Ay nako, hindi pala ito. O, ipakikita ko na rin para at least lahat tayo aware kung paano nila binubudol yung mga tao. Eto, papakita ko mga bossing, ha. Ayan. Ayan, ipapakita ko. O, lalakihan natin para talagang kitang-kita nyo. Oh, eto siya. Ganito utuin ang mga mahihirap na Pilipino. Pakinggan niyong maigi. Congressman na signature campaign. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Alagang ano, ha, kailangan magmukhang matalino. O, hindi ba? Kaya syempre, o, tama naman siya sa sinasabi niya na itong pinapipirmahan sa inyo ay para baguhin yung konstitusyon. Magaling mambudol to si ate. Palagay ko, mga aral na mga komunista itong mga ito dahil ito rin yung mga umiikot sa mga slums natin dito sa Metro Manila para mang-recruit ng mga magsasama nila sa rally. Ganun ang gagawin niya. Pupunta sila sa Baseco compound. Tapos maghahanap sila doon ng mga tao. May hirap na uudyokan nila para sumama sa kanila. Magrarally tayo sa Mindyola, babayaran kayo tigpa 500. Ganyan din yung mga taga dyan sa Payatas. Ginagawa nila ganyan din. Tingnan mo magsalita si ate. Apakahusay. Eto, para po gusto nila itong mabago. Kasi, di ba, marami na yung mga dati pang batas na hindi naman po naaangkop na sa panahon ngayon. So, ito po, kung sakali po ito napapabor po sa atin, marami po tayong makakalap si Congressman dito, magkaroon po tayo ng charter change, malaking tulong po ito sa atin. Bakit? Di ba po binibigyan tayo ni Congressman ng... Ito na yung budol. Ganitong-ganito po yung pinangako sa mga 31 million na bumoto kay President BBM. Ito na yun. O kaya nga sabi ko, etong mga nambubudol na to, palagay ko, eto rin yung mga nambudol sa tao nun, sa 31 million, kasapakat itong mga to.
Kasi ang galing ng pangako eh, parang ginto. Alam niyo yung pangako ni Sangkay noon na yung ginto, tsaka ni Mr. Rio, di ba? May ganun yung taga-abroad. Na yung ginto, ipamimigay, babayaran yung ano, with matching ano pa sila, with matching visual aids. Oh, yan na yun, mga bossing. Ito na sila. Tingnan mo, malaginto yung pangako na to. AX. Di ba po binibigyan tayo ni Congressman ng tupad? Ang AX po ba at tupad batas ngayon? Wala pong batas, di ba? Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AX at tupad. Tantado, di ba? Napakagago nitong babaeng tumantaki mo hindi siya congressman, ha? Pero ipinapangako niya na gagawing batas, animal na yan. Ni hindi siya politiko. Utsa, ganito kagaling ang mga magnanakaw sa Pilipinas. Utsa, nagi siyang mambabata. Sabi niya, alam niyo ba yung tupad? Oh, alam niyo ba yung ano? Yung two-piece? Yung three-piece? Utsa, gagawin na yung batas. Kasi walang batas ngayon yan. Ibig sabihin, pagbago na naman yung congressman, bago na naman yung administrasyon, wala na kayong ano, wala na kayong mga ganyang matatanggap po. Pero kung batas yan, ay mandatory na matatanggap niya. Kita mo nga, pati yung hayop na congressman nila, alam mo na, tinan mo, sabi niyo, di ba nga yung ibinibigay sa inyo ni congressman na ganito po, parang yung binibigay ng mga tupad at saka yung mga ayuda, galing kay congressman, hindi. Animal kayo, galing sa ating lahat yan. Oh, sige. Si ate. Hindi lang po. Sana ma-expose ko sino yung mukha nitong hinayupak na to, gagawin kong wallpaper para ipakita ko sa inyo at mapahiya ito sa buong ang kanyang animal siya. Tayo, hindi lang po tayo makikinabang. Lahat na po ng mga kamag-anak natin at buong Pilipinas po. Di ba po laking tulong giginhawa tayo? Meron tayong laging ayuda. Meron laking tulong po sa atin, di ba? Ba, meron tayong laging ayuda. Puta, siyempre yung mga tao, all right, puta, may ayuda. Kung it's tayo nito, tatlong beses ang araw. Puta, isipin mo yan, ayuda, legal na ayuda na yun. Hindi na tayo mamamalimos, nasa batas na, talagang bibigyan tayo ayuda. Yes! Huwag na tayo magtrabaho. Manood na lang tayo, manood kay Maharlika. Kasi pag nanood tayo kay Maharlika, kahit maghapon, o may ayuda tayong matatanggap, pwede na. Saan ka naman makakita ng ganyan? Kaya sabi ko sa inyo, ito talaga ang nangyayari sa lipunan natin ngayon. At ang target nila, alam mo kung ano. Hindi pupunta sa White Plains yan. Hindi pupunta ang mga hayop na yan sa Corinthians. Hindi pupunta yan sa Ayala Alabang. Pupunta yan sa Payatas, Tatalon, Pinyahan, Baseco, sa Del Pan, doon magsisipunta yan kung saan yung mga tao ay medyo may kalamang sikmura. E siyempre, kapag yung taong may kalamang sikmura, pakitaan mo ng fried chicken, tapos yung fried chicken eh, ilagay mo sa tali, tapos hilain mo ng hilain, susundan ng mga yan, kasi nga kumakalamang sikmura. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga bossing, gusto ng mga hayop na mga kongresista na yan. Gusto ng mga hinayupak na mga politiko, hindi lang kongresista, lahat sila. Gusto nila na ang Pilipinas mahirap. Kasi kapag ang Pilipinas ay yumaman, wala na silang magaganito. Meron ka bang nakikita sa White Plains, may naggaganyan? Sa Glorieta, may nakita ka bang nanggaganyan? Wala. Walang naggaganyan doon kasi nga, mayayaman na yung mga, hindi nyo na mabubudol yan. O therefore, yung mga politiko natin sa Pilipinas, ang gusto nila, ang mga Pilipino, manatiling mahirap. So gagawa ba sila ng mga batas para sa inyo? Hindi. O gagawa sila ng mga batas para maprotektahan nila yung kanilang interes. Hindi sila gagawa ng bagay na ikakayaman ninyo. Kasi kapag yumamang kayo, hindi na nila kayo mabobola ng ganito. So itong mga binoboto ninyo, lahat yan, puro laso ng pangako niyan. Oo, lahat yung mga yan, hindi kayo bibigyan ng ginhawa niyan. Dahil oras na nagkaroon kayo ng ginhawa sa buhay, wala na, mga bossing, wala na.
Hinding-hindi na kayo mabobola ng mga yan. O, syempre, wala nang gutom. O di wala ka ng iba bribe. O mantakin mo ha, mantakin mo. Tingnan mo, ganito ang tingin nila sa Pilipino. Ganito kahampas lupa ang tingin ng mga politiko sa atin. 100 piso para sa pirma mo. O, sa bagay nga naman, pumirma ka lang, may 100 ka. Pero kung titingnan mo mga bossing, ganun lang kasi ang value mo. Pero imagine kung ikaw ay isang middle class. Bibigyan kita ng 100, pipirma ka ba dyan? Siyempre hindi. Ito pipirma dyan, 100 eh. Meron nga akong 5,000 ngayon dito sa bulsa eh. Bibigyan mo ko ng 100, papaguri mo pa yung daliri ko. O di siyempre, mas malaki na yung ibibigay nila sa'yo dahil nga maunlad na buhay mo eh. Dati yung boto mo, halagang 500 lang. Dahil middle class ka na, 7,000, 10,000 yung halaga ng boto mo. Ganun yon, kaya ayaw nila kayong magsiyaman. Kaya yung mga politiko na, lulong kayo, humaling kayo, aniwala kayo kasapakat yan, walang naging leader sa bayan natin ang talagang nagmahal sa taong bayan bukod kay PRRD. Wala na, sabi nga nito ni Hummingbird, ano mabibili ng 100 pesos? Hindi ka makakabili ng ulam, makakabili ka isang kilong bigas, 60 pesos. Ano mabibili mo sa 40 pesos na ulam? Apat na itlog. O yun yung sinasabi ko sa inyo, kaya ingat kayo. O diretso natin itong pangbubudol ng hayop na ito. Po. Kaya po, ito po, bilang po mga leaders po ng ating congressman, kung kayo po pipirma po dito, meron pong pakinsuelo ang ating mahal na congressman. Bakit naman kayo magpirma? Po. Ito po, nanay, meron po yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Ito, para po gusto nila itong mabago. Kasi, di ba, marami na yung mga dati pang batas. Ayan na, umulit na. Oh, so may pakonsuelo naman daw. Kumbaga, pag naging batas to, makukuha niyo yung malaki. Pero sa ngayon, pakonsuelo muna. 100? Hindi, 50. Kasi yung 50, kinuha pa nung hayop na congressman. Ayan, ganyan po ang tingin nila sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, dito kami na-believe kay Isko Moreno. O, hindi naman politiko na si Isko, hindi naman siya tumatakbo, wala pa naman siyang balak tumakbo. Pero kinukwento ko lang mga bossing na dito kami na-believe kay Isko. Kasi si Isko, mga bossing, sa 3 taon, dahil nga si Isko galing sa hirap, galing sa ibaba, alam niya yung problema ng mga tao sa ground. Parang si PRD din, tsaka si Inday, mayor din sila eh. Alam nila yung problema at dahil nga si Isko ay dating mahirap na umunlad, alam niya yung recipe kung paano pauunlarin yung isang mahirap na tao. Alam niya kung ano yung mga importanteng bagay na recipe para mapaunlad mo yung isang naghihikahos na tao. Oh, bukod sa sipag at tiyaga, meron pa. So alam ni Isko lahat yun. Alam niya kung paano niya aatakihin itong issue ng kahirapan. Sabi nga niya, 5 lang. 5 lang yung masukul mo, sigurado ako. Sabi niya, hindi ako nangangako sa inyo na iaahong ko kayo sa hirap katulad nung ipinapangako nung mga ibang kandidato. Hindi ako nangangako ng ganun. Ang ipinapangako ko sa inyo, kung ano yung estado nyo ngayon, iaangat natin. Iaangat lang natin. O tapos from there, magsimula tayo. Kaya sa Maynila, gumawa siya ng mga pabahay. Kasi nga, sabi niya, importante na itong bahay na ito, yung maganda yung inuuwian mo. Kasi pag maganda yung inuuwian mo, medyo inspired ka. At kapag maganda yung bahay na inuuwian mo, yung estado ng buhay mo nagbabago. Kasi tingnan mo, kung ang bahay mo ay butas-butas, barong-barong, tumutulo ang bubong.
o hindi mo maayos kahit anong pilit mo, hindi mo maayos. Sigurado ako, pati sarili mo, hindi mo na rin aayusin. Maaayon yung lifestyle mo doon sa kung saan ka nakatira. Yun yung sinasabi ni Isko. Kung nakatira ka sa basurahan, ang tsura mo basurero din. Diba? Kung ikaw ay nasa opisina, mukha ka rin nag-uopisina, tama? Kaya ganun ang ginawa ni Isko. Sinimulan niya sa pabahay. O, kukuha tayo ng pabahay, bibigyan ko kayo ng bahay, magre-renta kayo, pero yung renta nyo, makukuha nyo pag alis nyo. Ibig sabihin, matututo kang may angat yung sarili mo mula sa basura, nagkaroon ka ng bahay, mula sa basurang damit, medyo mag-aayos-ayos ka na dahil syempre maganda na yung bahay mo eh. Maganda na yung bahay mo tapos butas-butas pa rin yung damit mo. Somewhat, namomold mo yung isip ng tao na i-improve niya yung sarili niya according sa kung ano yung meron siya ngayon. Oh, yun yung maganda. Doc Jarly J, shout out. Oh, kita mo, kaya nga, ito ang isang pinakamaganda kay Isko, ah. Oh, kahit isang kamag-anak, wala si Isko sa City Hall ng Maynila. Wala siyang anak na konsihal, wala siyang yung asawa niya, ni nung umalis siya, ni hindi tumakbo sa office. Oh, kasi sabi niya, ako lang ang politiko sa amin. Oh, lahat sila nag-artista. Eh pero kung tutusin mo, kung katulad lang siya ng mga ibinoto ninyo, putya, pati mga aso nila tumatakbo yata sa politika. Ibahin niyo si Isko, hindi ganid sa kapangyarihan niya. Oo, Tondominium, Binondominium, Baseco, yan yung sinasabi natin na mga proyekto niya noon na sana kung si BBM lang i-adapt, sana. Although si BBM, meron din naman siyang mga pabahay program. Yung 1,000,000 pabahay, ewan ko kung ilan na yung nagawa nila. Oh, ganun lang yun, ganun lang. Yun lang yung sinasabi natin. Again, kinakandidato ba namin si Isko? Hindi. Si Isko, sinasabi lang namin na he could have been a better president if siya yung nanalo. A better. Oh, hindi natin ipinapangako yung langit at lupa, pero he could have been better than kung ano yung meron tayo ngayon. Doc Jarly, maraming salamat sa iyo for your me. Uy, talaga. Thank you. You're amazing. God bless you. Oh, tingnan niyo yung zoo. Yung Manila Zoo. Oh, pagka kailangan natin ng mga hayop doon, yung mga nasa politiko, ilagay natin doon. Nadami hayop doon. Oh, tingnan yung Manila ngayon. Oh, ano na nangyari sa Maynila ngayon? 'Di ba? Gulo-gulo na naman. May mga natatanggap ako mga report-report yung Maynila, parang unti-unti na naman daw bumabalik sa dati. Oh, yun, nasa tao kasi 'yan. Nasa tao talaga 'yan. Oh, okay. Oh, so sige, diretso natin yung kaninang pinanonood natin. Yung sinabi ni Harry Roque patungkol dyan sa Chacha. Ako, ang sinasabi ko lang, kasi ang problema kasi mga bossing, yung presidente natin ngayon at saka yung Speaker of the House, magkamag-anak. Tapos yung Speaker of the House, meron ding kamag-anak na congressman din. May kamag-anak pa na senador, may kamag-anak pa na gobernador. Lahat sila magkakamag-anak mga bossing. Oo, Diyos ko. Talaga naman, mabibwisit ka. Oh, sige, diretso natin itong sinasabi ni Pulong. Sabi dito, and I quote, "This so-called People's Initiatives for Charter Change is nothing but pure PI. I was informed that PBA party list Congresswoman or Representative Margarita Meigs Nograles." Naman pala. Taga First District din to eh. "Is spearheading the PI movement in Davao City. I am against this people's initiative as this is not the people's voice but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. I also would like to inform all the Dabaoenos, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion pesos from your NEP, no, National Expenditure Program budget, for the district, so district 1 alone lang, and left only a measly 500 million pesos
for the Baguenos this year. Kalahating bilyon lang po mula sa 2 bilyong piso. To all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of BS. Ayokong banggitin, BS lang din eh. Buti BS lang yung sinabi ni, ano, ni Congressman Bachelor's Polo. Bachelor's of Science. Because I will not starve to death if you take my budget away. Ang kawawa is yung mga Dabawenyos na bumoto kay PBBM. I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my districts. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang... O yan, katulad dyan, yung 30% ang kinukuha. O, sinong unang naglabas niyan? Sinong unang naglabas? Si Tevez ang unang naglabas niyan. Binigkas na ni Tevez yung tongpats na yan. Tinabi na ni Tevez yan noon. May mga binigay siyang mga pangalan. Sinasabi niya, may dala-dala akong bayong. Nagbibigay ako sa mga ano. Nagbibigay ako sa mga nasa paligid ko. Oh. Diba si Tevez ang nag-expose niyan? O asan si Tevez ngayon? O hindi ba terorista, hindi makauwi sa Pilipinas? Pero mga bossing, kung si Tevez makauwi... Ay, itong ganitong nangyayari sa bahay natin, makauwi si Tevez, pucha, yari sila, yan ang magiging maharlika dito sa Pilipinas. Napakaraming alam niyan na mga katarantaduhan dyan, sigurado ako. At alam nila na magiging tinik talaga nila sa lalamunan yan kasi hindi nila kayang pasunurin yan. O di ba, si Pulong mismo nagsasabi, totoo yung 30%, kayo naman. Sana noon nyo pa, nung sinasabi kasi sana ni Tevez noon, Pulong, sana'y sinang-ayunan nyo na si Tevez. Totoo naman pala yung ganung kalakaran eh, na nahimik kayo nung ine-expose ni Tevez yan. Kung nung ine-expose sana ni Tevez yan noon, lahat kayong mga congressman dyan, eh, nag-agree kayo at pinatotohanan nyo sana yun, eh di sana na, ano, na bisto yung negosyo ng mga hayop na yan. Oo, sa totoo lang, natatapangan ako kay Pulong. Pero late na eh. Late na eh kasi parang, oh, sa bagay, tama rin naman siya eh. Kasi gusto ko rin talaga na makuha ako ng pondo para sa mga constituents ko. Kawawa naman yung constituents ko. Butya. Yung ibang mga congressman, bilyon-bilyon na yung nakukulimbat. Ako, wala pa akong nagagawa sa distrito ko dahil ginigipit nila kami dahil Duterte ako. Oo. Oh. Sabi nga daw ni ano ni Safety and Security Bags, 20% lang yung isiniwalat ni Tevez noon. Ngayon 30% na, imagine, tumaas pa pala. Mantakin mo, kukunin pa nila yung 30%, tapos sa construction company pa nila i-award. Pucha, ibang klase mga magganakaw talaga. Yan yung sinasabi natin na importante na issue na dapat tinututukan natin. Okay lang yung mga issues na pinasasabog nila. Hanggat wala pa naman, wag natin aalisin yung ating atensyon dito sa totoong layunin natin. Ano yun? Bantayan yung mga mambabatas dahil sabi nga ni Amy, sila ang may hawak ng bayong ng kayamanan. Congress ang may hawak ng pera ng Pilipinas, mga bossing, taon-taon. Sila ang nagbabudget para sa ating lahat. Kaya sabi ko nga, titigan yung maigi. Bantayan nating maigi. Okay lang, pakinggan natin yung ibang mga issues, pero dapat focus tayo dun sa goal. Ano yung goal? Papanagutin itong mga kawatan dyan sa mga nakabarong. Oh, di ba? Oh, diretso. Oh, diretso. Peking Panginoon. Again, ang kawawa sino? Ay ang... Sino kaya itong Peking Panginoon? Ay, naku, lagot ka. Ay, naku. Oh, again, ay, naku. Ang kawawa ay ang mahal kong mga Dabawenyo. I have kept my silence all through these months since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. To all Dabawenyos, do not sell your soul for a mere 100 pesos or 10,000 in exchange
for your signature. If you want to follow the minions of the person, isa lang, dreaming to be great in Congress to perdition that is your choice. Person that is dreaming to be great in Congress, sino ba yun? Pulong, dapat kasi sinabi mo na, si Tambaluslus, para talagang yung tapang mo, dinire-diretso mo na sana. Oo, sana hindi ka na masyadong nagpaka-safe. Oo, kasi susuportahan ka naman ng mga tao eh. Anong gusto nilang gawin? Anong gagawin nila? Eh, didemanda ka nila dahil ninindrop mo yung Speaker of the House. Eh, siya naman yung Speaker of the House talaga. So lahat naman ng ginagawa ng Congress, ang may gusto niyan, yung Speaker of the House. Sino pa ba? Oo, oh, pulong, sana sinabi mo na, matapang ang Duterte. Tatay mo nga eh. Tatay mo nga, pinapangalanan talaga kahit sino eh. Oh, di ba? Gusto nga daw makipag lips to lips niyan kay Franz eh. Sana, inano mo na, nag-ala PRRD ka na. Sigurado ako magiging maganda lalo ang acceptance sa'yo ng choice. Tao. Ayan po, na! Susunod na araw, si Pulong ang babalikan, Diyos ko. Inano nga to eh, si Pulong nga, itinrabaho nga ni Trillanes yan eh. Hindi nga napasuko ni Trillanes yan eh, sila pa. Sana yung mga yan, yung mga Duterte sa ganyan. Sabi ko nga sa inyo, before, nung nakarang administrasyon, sobrang sarap na ang apelyido mo, Duterte. Kasi proud na proud sa yung tao, yung buong mundo, talagang tuwang-tuwa sa inyo, yung mga ibang bansa, yung mga diplomats ng ibang bansa, talagang malaki ang respeto sa inyo. Ngayong pong simula nung 2022, pag ikaw ay Duterte, kawawa ka na. Parang alam mo, ang Duterte, mga bossing yung naging Marcos eh, nung panahon ni Cory. Oo, pag nung panahon ni Cory, pag Marcos ang apelyido mo, kawawa ka, parang kambasahan. Ganun ang ginawa nila, mantakin mo ah. Yung PRRD, ang ganda ng ginawa sa bayan, tapos ito pa yung igaganti nila, di ba? Didemonyohin nila. Kaya wag tayong papayag, Pulong, sa susunod, tapang-tapangan mo na. Hindi pwede yung ganyan na tatakot-takot ka. Ang talaga namang mga gahaman sa kapangyarihan, ngayon po ang sasalawlain ang ating saliging batas. Mantakigyo para sa 100 pesos. Gusto nilang babuyin ang isang pamamaraan na nag... Aman eh, gumaganyan ka pa, isa ka rin ng budol din eh. Hari Roque, isa ka rin isa ng budol eh. Ato rin ang spokesperson ka ng presidente, alter ego ka, mouthpiece ka eh. Ikaw pa yung isa sa mga nambudol eh. Isa ka rin ano eh, naghangat ng kapangyarihan eh. Hindi ka lang sinwerte talaga eh. Oh, tapos ngayon, panay ang interview, panay ang vlog, panay ang post na parang ako. Ako ang magsasalita. Bibigay lakas sa taong bayan, nag-i-institutionalize ng people power. Alam mo, somewhat. Sabi ko nga sa inyo, even if magkakakampi na tayo, hindi nyo na kasi maaalis sa mga sarili ninyo na nambudol kayo dati. Nakasama kayo sa nabudol, kasama kayo sa nambudol, kasama kayo sa mga nagtanggol. O kaya minsan, gustuhin man nating maniwala sa mga pinagsasabi nyo. Alam natin eh, na may halong politika din yung ginagawa ninyo eh. Pero mapapahiya po kayo dahil ang taong bayan, kukunin ang 100 pesos ninyo, walang pakialam sa inyong mga ninanais na magkaroon pa na mas malaking at mas marawak pang kapangyarihan. Kayo po ay hagupitin ng galit ng taong bayan dahil iniinsulto po ang taong bayan kung akalain nyo. Oh, siniinsulto ang taong bayan? Kayo nga nagpahamak sa taong bayan. Boss Dada, tama na kasi Boss Dada, kakampi na nga natin, binabanatan mo pa, eh ganun talaga eh. Minsan, ang sarap talagang sisihin ng mga to dahil kaya tayo nagkakalitsi-litsi dahil din sa mga to eh. Eh yung pinakasagradong batas sa ating bayan at saligang batas ay maamendahan para lang po ma suportahan ang yun nga po ng paghahangad ng isang tao
sa kapangyarihan na hindi niya makuha diretso sa taong bayan. Lahat naman kayo naghahangad sa kapangyarihan. Sorry, naghangad ka rin sa kapangyarihan. Gusto mo maging senador eh. Pero alam mo, si Speaker Romualdez, maniwala kayo boss, hanggang congressman na lang yan. Kahit tumakbo ng senador yan, walang makukuhang boto yan. Maniwala kayo. Alam mo ba sa sobrang galit ng tao kay Tambalustos ngayon? Para siyang si Trillanes, si De Lima, si Ma'am Aquino, si Drilon, at saka si Risa Ontiveros. Sama mo na si Edsel Lagman, tapos ginawa mong isang tao. Ganun ang galit ng mga Pilipino sa kanya. Oh, sa sobrang galit ng Pilipino sa kanya, Diyos ko po. Tinan mo yung nakuha niya, yung nakuha niyang ano, yung nakuha niyang rating, itlog. Oh, Diyos ko. Talaga, ibang klase, ibang klase. Mabibigo po kayo at makikita nyo kung anong tunay ng anyo ng Pilipino pag sobra na talagang lalaban na. Ang hindi ko lang maintindihan, again, Mr. President PBBM, naku po, ang Speaker of the House, nananatiling Speaker dahil sa inyong suporta. Wag natura. Kumag-anak yan eh. Ano sinasabi ko sa inyo eh? Mantaki mo, sinuportahan niyo yan si BBM, no? Kapatid, senador. Anak, congressman. Pinsan, congressman. Oh, anong nangyari ngayon? Di alam niyo naman for a fact na gagawin nila, kokontrolin nila yung both Senate and Congress. Oy, bakit ikinandidato niyo pa rin? Bakit inilaban niyo pa rin? O ngayon, tingnan niyo nangyayari. Gumagawa ng kahayupan yung Congress, wala tayong magawa. Ultimong mga senador, walang magawa. Alam mo, dati, ang alam ko sobrang ano, dati ha, ang alam ko sobrang lakas ng Senado over Congress. Pucha, hindi. Mas malakas po pala talaga ang Congress kaysa sa Senate. Ngayon natin nare-realize kung gaano kadelikado yung Speaker of the House, kung gaano kamakapangyarihan yung ikay maging Speaker of the House. Kaya naman pala, lahat ng Speaker of the House gustong maging presidente. O, oh, di ba? Sila De Venecia. O, oh, lahat yan. Yun naman pong payagan na babuyin ang ating mga proseso na nakasaad sa ating saligang batas. Tama po yan. May karapatan ang lahat na magsabi, magbigay ng suggestion kung paano babaguhin ang saligang batas. Pero una-una, wag naman po sa mga pamamaraan na sinasalawla yung ating mga institusyon. Mantakin mo, People's Initiative, naging Congressional Initiative, at saka, hindi pa yan. Constitutional Amendment for sale. Hindi pa ba sapat na napakadami ng mga politiko na binibili kanila mga posisyon? Pati ba naman yung pag... Congress. Ay, nako. O, ano masasabi nyo? Sabi ni Winston, solution dyan, mag-desisyon na ang AFP at PMAers. Military, hindi na rin kayang kontrolin ng president. Nasa kanila pa po ang PNP. Ang PNP po at ang AFP ay mananatiling loyal sa mga Marcos dahil kinuha po nila yung mga dikit po sa kanila. Oh, so hindi po sila tatraitorin ng mga yan. Kasi po, alam nyo naman, syempre, pro-government yan. Tsaka kami, kung ako lang ha, kung ako lang, ayaw natin ng mga people power na yan. Ayaw natin ng ganyan, ayaw natin ng mga aagawin natin yung kapangyarihan. Para sa akin, mas maganda na bumatikos tayo sa mali para itama nila yung pagkakamali, tapusin nila yung kanilang termino nang gumagawa sila ng tama. Yun ang target natin. Huwag natin targetin yung ugali na pag ayaw na natin eh. Ayaw na natin sa presidente, i-oust natin. So ano yan, next na election, boboto tayo ulit ng mali. Tapos pag ayaw natin, i-oust natin ulit. Sa susunod, i-oust natin ulit. Sa susunod, i-oust natin ulit. Eh, patay tayo pagka ganyan. Wala talagang unlad ng Pilipinas.